Okay, so today we're going to continue our discussion on fractional distillation, So we're going to discuss some more concepts and also solve some more problems. So today we'll be solving some old board problems, no questions. Okay, let me share the PowerPoint. So last meeting, I told you I asked you to solve, some problem, using McCabe-Tell method, So magko-construct kayo ng rectification line, speed line, tapos magdo-draw kayo ng stripping line, Tapos yun. By drawing steps, you should be able to find the number of theoretical stages, di ba? So, tsaka ano pa pala? Last meeting also, we also discussed the minimum number of stages, di ba? Tsaka yung minimum reflux. So, sana, sana matandaan nyo hanggang sa mag-board exam kayo. Hanggang sa mag-work kayo kung related yung mapapasukan yung work sa KMN, no? Okay, so today we're looking at this is a another phase diagram. Okay. Bakit ba to phase diagram? So kung tandaan nyo sa physical chemistry nyo, we have two phases right here, no? So dun sa dito above the equilibrium curve right here in this area. So we have a vapor phase right here, no? Tapos dito naman sa loob, liquid vapor, no? Tapos dito sa baba, we have liquid phase, di ba? Parang ganun. So meron tayong dalawang equilibrium phase. So yung nasa ibabaw is the 1 atmosphere equilibrium curve, no? Tapos yung nasa ilalim is the 2 atmosphere equilibrium curve. Remember, this is still benzene toluene. Tapos yung nasa Y is the mole fraction of benzene in the vapor. Yung nasa X naman is the mole fraction of benzene in the liquid, no? So this is the these are the equilibrium curve. So anong masasabi nyo? Halimbawa, nagdistill tayo sa 2 atmosphere, no? Halimbawa, magkaiba yung ating operating pressure. So saan mas magiging mas concentrated yung product? At higher pressure at 2 atmosphere or at lower pressure? Talagay niya, saan mas magiging concentrated yung Jan. Jan Paul. Niya, try mo. 50-50 naman yun. Saan palagay mo mas magiging mas concentrated yung product? Halimbawa, the same distillation column, the same all other condition the same except for the pressure, operating pressure. Sa 2 atmosphere or sa 1 atmosphere, saan mas magiging concentrated yung product? Yung distillate, halimbawa. I mean, mas concentrated yung more volatile component, syempre. Mas mataas yung XD. Same XF. Yep, very good dyan. No? Sa 1 atmosphere. Okay? Bakit kaya diyan? Ba anong sa palagay mo? Bakit kaya mas mataas sa 1 atmosphere yung concentration ng XD? Kasi halimbawa, i-apply mo yung McCabe-Tell. Halimbawa, magmamakita ka 1 atmosphere versus 2 atmosphere. Anong makikita mo dun sa ano? Anong lalabas dun sa number of stages? Most probably alin yung mas mataas? Kailan yung mas saan ka makakakuha ng mas madaming stages sa 2 atmosphere o sa 1 atmosphere? Sa mas mataas na curve. You mean sa 1 atmosphere, doon ka mas makakakuha ng
Mas konti. Mas konti, ano? Mas konti doon sa one atmosphere. Kasi pag in-imagine nyo, generally, mas malaki yung step na mako-construct nyo. Diba? Kasi mas malayo siya dito sa ano eh. Dito sa 45 degree line, ano? So, alimbawa, nag-operate kayo tapos total reflux. That's the simplest way, ano? Kasi wala naman tayo nakikita ang operating line dito. So, total reflux tayo. Pag nag-construct kayo nung, ano, nung step, no? Kita nyo, mas malaki yung step doon sa, ano, doon sa one atmosphere. So, hindi pa masyadong obvious dito kasi magkalapit yung acute. Pero pagdating nyo dito sa banda rito, no? Generally, mas malaki talaga yung steps, no, no, sa one atmosphere. So pag mas malaki yung step, you will have lesser number of ano stages, di ba? So if you have lesser number of stages, it means that if you're going to use a column, no, with the same number of ano of trays, no, sa one atmosphere, sa two atmosphere, yun din yung gagamitin nyo, di ba? In effect, you will have ano a higher concentration. Ano ba? Na-imagine nyo ba yung sinasabi ko? Kasi yung, sa minimum, sa, pag ano, sa total reflux, no, lahat ibabalik nyo doon sa column, you will have a lower minimum theoretical stages. So, in effect, mas mataas yung makukuha yung concentration ng product. Di ba? Mas lesser yung stages. Mas concentrated sa one atmosphere, no, yung product. So generally pag tinaasan niyo yung pressure sa distillation, mas bumababa yung concentration ng ano ng distillate. Parang ano lang yan eh, parang 'di ba pag mas mataas ang pressure, generally mas mahirap magpa-evaporate, 'di ba? Kasi mataas yung pressure eh. So, parang ganun, ano? So, you will have ano, a lower concentration of the product at higher pressure. Okay, you might be asking, bakit? Yung pala naman eh, 'di ba mas mahirap mang mag-maintain ng higher pressure. Bakit ba interested pa tayo dun sa ano, dun sa higher pressure distillation, no? Mas mababa pala yung concentration eh, no? Tapos you will need more energy, 'di ba? Mas complicated pag higher pressure yung distillation. So, bakit pa pinag-aaralan pa yan? So later, makikita nyo, may mga distillation process na kailangan higher pressure yung operating pressure. So, hindi siya masosolve pag atmospheric ka lang. No? Later, makikita nyo. Later, we're going to discuss the azeotrope. No? Tapos yung azeotropic distillation. Makikita nyo, na kailangan higher pressure yung ano yung distillation. Okay, so let's continue. I hope you get the idea here. Pag mas mababa ang pressure, generally mas mataas ang concentration. Mas mataas yung XD, ano? Because of this. Nasa ibabaw kasi pag ano, yung equilibrium curve, ano? Generally nasa ibabaw ang equilibrium curve pag lower pressure. Okay, so let's take a look at some azeotrope, no? Azeotrope, this one. Tandaan niyo pa azeotrope sa PChem. So, we have here some azeotrope diagram. So, the first one, we have ethyl acetate and ethanol, no? So, ano rin to? Equilibrium diagram, kamukha ng benzene toluene. So yun nga lang, hindi sila ideal kamukha ng benzene toluene. No, as you can see, may azeotrope. Ito, no? Ibig sabihin, pag may azeotrope, yung equilibrium curve, nagko-cross, no? Nagko-cross dun sa diagonal. So kita nyo, ito yun, no? So pag azeotrope, yung concentration sa vapor, tandaan nyo pa, yung concentration sa vapor at saka yung concentration sa liquid equal. Okay? So halimbawa, meron din 'yan sa ano na, no? Sa ethanol water. Ang ethanol water system, ang azeotrope niya nasa 95%, no? Sa 95%. So pag 95% yung concentration, syempre ethanol, no? 95% yung concentration ng ethanol, yung vapor noon 95% ethanol. Then, yung liquid niya 95% ethanol din.
Ganun yung ano, ganun yung isotrope. Ano? Kung tandaan nyo pa from your physical chemistry. So the first one is ethyl acetate ethanol. Tapos ito yung isotrope niya, ano, this around his area. Tapos as you can see, tuloy-tuloy na siyang bumaba dun sa ano, dun sa diagonal line. So anong ibig sabihin nun pag bumaba na siya dun sa diagonal line? So ibig sabihin nun, halimbawa dito, kasi ang nakagraph natin is mole fraction of ethyl acetate, ano, chloroform or ethyl acetate. So dito, from 0 to 0.5 hanggang doon sa isotrope, 0.5 yung isotrope. Ano? So dito sa first part ng diagram natin, at lower concentration of ethyl acetate, mas volatile yung ethyl acetate. Diba? Mas volatile yung ethyl acetate kesa sa ethanol. Pero paglampas ng isotrope, kasi nasa ilalim na siya ng diagonal, mas volatile na ngayon yung ethanol. No? Kasi yung ginagraph natin dito is ethyl acetate. Do you get that? And then, the other example naman is chloroform acetone. No, so chloroform naman yung inaano natin, ginagraph natin, ano, nandito sa diagram. So, as you will see, chloroform yung initially, ano, sorry, acetone pala yung more volatile initially. Pero paglampas ng isotrope, chloroform na yung more volatile. Kasi nasa ibabaw na siya nung ano, diagonal, di ba? Okay, so let's take a look at this ano, phenomena separately. So tingnan muna natin yung ethyl acetate ethanol tapos yung chloroform acetone. Bakit ba ganito? Yung kanlang isotrope diagram, ano? Yung kanlang phase equilibrium. This is the ethyl acetate ethanol, ano? Against temperature. Phase diagram. Okay? So ito yung, syempre ito yung concentration ng liquid, ito yung concentration ng vapor. So as you go higher, the temperature, syempre nag-evaporate yung ano, no? Nag-evaporate yung solution. So that's why pag dito sa taas, you have a vapor phase. Alam niyo naman 'to, no? Pag nandito sa gitna, you have liquid vapor phase, tapos dito ay liquid. Tama? You're familiar with this phase diagram? Vapor sa taas, pag mataas ang temperature. Na-imagine niyo naman, ano, common sense naman 'to. So pag mataas ang temperature, yung solution nagiging lahat vapor. Pag ano, nasa boiling point, so meron kayong vapor, meron kayong liquid dito, no, sa loob ng sa loob ng liquid at saka vapor curve, no. Pag mas mababa naman yung temperature, syempre you have liquid solution. Okay? So ito yung isotrope. Yung isotrope concentration natin around 0.5 something, ano, mga 0.53. So anong masasabi niyo do sa boiling point ng isotrope? Mas mababa ba siya compared dun sa dalawang component, ano? So halimbawa, ito yung pure ethanol. So ang pure ethanol, ang kanyang boiling point is nasa 173 degrees Fahrenheit, ano? Ang pure ethyl acetate naman ay nasa mga 171, no? Ganun, ano, 170 point something. Okay? Yung isotrope, nagbo-boil siya only at 162. So, anong masasabi nyo doon sa isotropic boiling point? Mas mababa. Ano? Mas mababa. Okay? Tandaan nyo pa ba to? Bakit mas mababa? Ba't bumaba ang boiling point nung pinag-mix nyo yung ethyl acetate at saka ethanol? Bakit bumaba ang boiling point? Anong nangyari? Okay? Anyone? Actually, hindi unit operation yung question na yun, ano? Imagine niyo lang, pinaghalo nyo ang ethyl acetate at saka ethanol. Tapos bumaba yung boiling point. Di ba? Actually, kahit hindi, wala naman kayo sa isotrope, kita nyo, bumaba yung boiling point, no? Bumababa yung boiling point. Bakit bumababa ang boiling point? Ano nangyayari? How do we explain boiling point? Ano ba nakaka-apekto sa boiling point? Vanessa, anong nakaka-apekto sa boiling point? Anong napag-aralan niyo sa chemistry na nare-relate natin sa boiling point? Yep, very good. Ano? Intermolecular force of attraction, IMFA. Very
IMFA, intermolecular force of attraction. So, pag sinabing tandaan niyo pa intermolecular force of attraction, ano? So, ano ba yung mga intermolecular force of attraction? Ano ba yung pinakamalakas na ano, IMFA? Yan, dapat master niyo yan, ano? Mga gen chem na yan. High school pa lang yan, di ba? Dapat alam niyo na yan. So, ano yung pinaka-ano, pinaka-strongest na ano, intermolecular force of attraction? Pag sinabing intermolecular force of attraction, halimbawa, yung isang molecule na attract sa kapwa niya molecule, no? So, ano-ano ba yung mga intermolecular force of attraction? Tandaan niyo pa yon, yung mga London Dispersion Force, LDF, no? Dipole-dipole. Di ba? So ano yung pinakamalakas na ano, intermolecular force of attraction? Yung meron sa water. Di ba? Bakit ba ang water ang taas-taas ng boiling point niya? Yep, very good, Emmanuel. Ano, we have hydrogen bonding, no? So yon, i-recall natin yung hydrogen bonding. Ano ba ang definition ng hydrogen bonding? Kailan ba tayo nagkakaroon ng hydrogen bonding? Recall natin ha. Tingnan natin yung water molecule. Kailangan matandaan nyo to ha, mga basic to. Huwag nyong kakalimutan. Di ba ang water molecule H2O, di ba? H2O. So, alimbawa, you have a water molecule right here. H2O. Then, meron siyang neighboring water molecule. Ano? Okay? Kung tandaan nyo pa yung hydrogen bonding, itong hydrogen na attract siya sa oxygen, di ba? Ito yung hydrogen bonding. H bonding. This is H bonding. Itong parang dot dot na to, ano? So, this is H bonding. Okay? So, this is obviously this is the hydrogen and then it binds with oxygen, no? So, aside from oxygen, ano-ano pa yung ibang atoms na pwedeng mag-form ng hydrogen bonding? Ang hydrogen, obviously. Kaya nga hydrogen bonding, ano? So aside from oxygen, ano pa yung ano, ibang atoms na pwedeng na nagpo-form ng hydrogen bonding yung hydrogen? Aside from oxygen, you can also use yep, FON, ano? Nitrogen and chlorine. Very good, ano? Paolo. Very good, Gio. Nitrogen. Tandaan niyo yan, ha? FON, no? Either you have oxygen or chlorine, no? O kaya naman ay nitrogen, di ba? Form yan ng hydrogen bonding. Okay. So, yun yung that's how we analyze this system, ano? So, pag tingnan niyo yung ethanol, di ba? Ang ethanol, ano? CH3, CH2, tapos meron kang OH, no? Di ba? This is ethanol, ano? So, palagay nyo, magkaka-hydrogen bonding ba ang ethanol o hindi? May hydrogen bonding ba ang ethanol? So, bawa, you have pure ethanol. Magkaka-hydrogen bonding ba siya o hindi? Take a look at water. Oh, may OH din siya, di ba? So, may hydrogen bonding siya. So, palagay nyo, ethanol, may hydrogen bonding, wala. Obviously, meron din, di ba? Meron din yung hydrogen bonding. Yeah, meron din yung hydrogen bonding. Ito, di ba? Itong O na to, ma-attract yan doon sa hydrogen ng neighboring ano, ethanol. Ano? Okay. So, pag bumaba, nabawasan yung hydrogen bonding, ang mangyayari dyan, yung boiling point, bababa. Ganun yung nangyayari. Ano? Kasi, H bonding is the strongest intermolecular force of attraction, no? So pag nasira yung hydrogen bonding, yung boiling point bababa, no? So ang nangyayari pag naglagay ka ng ethyl acetate, hindi ethyl acetate. So pag acetate, derivative siya ng carboxylic acid, ano? So if you have ethyl acetate, diba, you have CH3 C double bond O, tapos andito yung acetate, ano? O
Tapos CH2, CH3, ano? Okay. So pag naglagay ka nito dito, ito, palagay nyo may hydrogen bonding ba to? Itong ethyl acetate. Kasi ang magpo-form dito ng hydrogen bonding, itong H na to, ano? Kailangan kasi yung H nakabind siya dun sa O para magkaroon ng hydrogen bonding. Hindi pwedeng mag hydrogen bonding yung mga hydrogen na nakakabit sa carbon, no? Ito, itong mga hydrogens na to, hindi yan pwedeng mag hydrogen bonding, ano? Ang premise diyan is yung oxygen kasi electronegative. Tandaan niyo pa yung concept ng electronegativity. Kung niyo kakalimutan yung mga basic chemistry, 'di ba? That's the ability of the atom to attract electron. So, ito, 'di ba, to chemical bond, ano? May electron to. So, most of the time itong electron na to, dito yung nag-i-stay sa oxygen kasi mas electronegative yung oxygen. So that's why this is partially negative and then this hydrogen is partially positive. Kaya napo-form yung H bonding, ano? Syempre, attraction lang naman yan sa negative at saka positive charges, ano? Ganun lang. Ito hindi naman masyadong electronegative yung carbon. 'Di ba? So itong hydrogen na to, hindi siya mababa yung kanyang partial charge. So it will not form any H bonding. Kamukha din nung sa ethyl acetate, itong mga hydrogens na to, although marami siyang hydrogens, hindi rin yan magpo-form ng H bonding. So pag nilagyan mo yung ethanol ng ethyl acetate, mas lesser yung amount ng H bonding, ano? Kaya bumababa yung kanyang boiling point, no? So please try to tandaan niyo yung concepts na yun, no? Importante yan. Question regarding the boiling point of the mixture of ethyl acetate and ethanol. Actually, pag tiningnan niyo, do you have any question? Actually, kung ako tatanong, yung pinaka-importanting part ng knowledge na dapat yung acquire as chemistry or chemical engineering major, dapat yung mga ganitong explanation, ano? So ito kasi yung ito yung basic ng chemistry na pag nag-work na kayo, hindi naman once kasi na nakapasok na kayo sa company, hindi naman araw-araw tatanungin kung importante na nakapasa kayo ng board, mataas yung yung sa board, no? So lalo na pag nasa industry kayo, nag-design kayo, kaya nasa operation kayo, no? Hindi naman araw-araw tatanungin kayo ng kung yung board exam result nyo. Hindi naman ganoon . Mas importante yung yung alam niyo yung mga ganitong phenomena, yung bakit ba bumababa ang boiling point pag pinaghalo mo yung ethanol at saka ethyl acetate, ano ba yung reason behind. Actually mas importante yun, ano? Lalo na sa siguro pag nag-work kayo sa more technical na country, pinagkukwentuhan namin sa yung mga kaklase ko nakapag abroad sa US, ano? So gamit na gamit daw yan pag kasi most of them is nasa R&D, no? Gamit na gamit daw yan sa abroad sa US. Sa Philippines, actually meron din, ano? Kasi ako noon nung inabutan ko sa sa Wyatt, karamihan ng mga operator nila hindi naman mga chem-eng, ano? So meron kaming spray drying, hindi naman sila mga chem-eng. So parang sa tagal na nilang ino-operate yung equipment, parang alam na rin naman nila kung yung gagawin pag nagkaroon ng mag-troubleshoot, alam na rin nila kung paano i-adjust yung mga parameter, alam na rin naman nila. Pero yung theoretical, hindi nila ganun kagamay, no? Kahit ang tagal-tagal na nilang nag-ooperate. So pag pag alam niyo yung principle behind the operations,
ng mga unit operations, lalo na yung mga chemistry, yung mga ganito, ano? Mas naiintindihan niyo yung process. So, kumbaga hindi ano kayo, hindi kayo parang what's the proper term? hindi kayo nagro-rule of thumb, no? Parang pag may mga exceptional cases, mas napipredict nyo kung ano yung mangyayari, no? So hindi kayo nangangapa kasi alam niyo yung pag alam niyo yung theoretical. But anyway, it's for you to experience when you work in the industry. So maganda rin talaga mag-work sa industry, no? Mahirap din talaga naman talaga yung pag puro academic ka lang talaga, no? Marami ka rin naman talaga matututunan sa industry. Anyway, let's proceed. Let's finish this material. Okay, so we have another diagram. This time it's chloroform, no? And then we mix this with acetone. Are you familiar with chloroform and acetone? Probably acetone, nakakita na kayo niyan, no? Kasi ginagamit yun sa bahay, di ba? Yung chloroform, nakita na kayo sa organic chem lab. Okay, so ito naman baliktad, ano? Pag pinag-mix niyo yung chloroform at saka acetone, anong nangyayari sa boiling point? Angela, anong nangyayari sa boiling point namin? So ito yung pure acetone, 133. Ito yung pure chloroform, 142, no? So at azeotrope, ang boiling point niya ay mga 147, 148, ano? So for this particular mixture solution, ano nangyayari sa boiling point? Tumataas ba, bumababa? Obviously, tumaas, ano? Tumaas. Mas mataas yung boiling point ng ano, 'di ba? Mas mataas yung boiling point ng azeotrope. So, how do you explain this? Tingnan muna natin yung ano, structure, chemical structure ng chloroform. Chloroform, CHCl3, 'di ba? CHCl3. So, pag tiningnan niyo, meron ba tong ano? Meron ba tong H banding? Pure chloroform, may H banding ba? Remember, ang kailangang kasama ng hydrogen ay F, O, at saka N. So magkaka-H banding ba to? Yeah, very good, Emmanuel. Ano? Obviously wala kasi wala siyang F, O, at saka N. So wala tong H banding, ano? Pag pure chloroform, no H banding. Okay. Pag hinaluan natin ng ano, ng acetone. Tandaan niyo pa ang ano, chemical structure ng acetone. CH3, acetone is a ketone, ano? Tapos we have C, carbonyl carbon, double bond O, tapos CH3. Ito, may H banding ba to? Wala rin, ano, kasi wala kayong hydrogen na nakakabit doon sa oxygen, ano? Kailangan yun, may ganun, ano? So wala rin tong H banding. Pero pag pinaghalo mo yung dalawa, pag pinaghalo mo yung chloroform at saka tong acetone, ano nangyayari? So itong hydrogen, kasi ito, as you can see, hindi ganun ka electronegative ang chlorine as compared to FON, ano? Pero relatively electron, mataas din yung electronegativity nito. Tapos tatlo sila, no? So ang nangyayari dito sa hydrogen na to, meron din siyang partial positive charge, no? Kasi hila yung ano, eh, hila yung electron, di ba? Hinihila nung chlorine yung electron, ano? So may partial positive charge din siya. Of course, this is oxygen. Inherent din yung kanyang ano, inherent na ano yan, na negative, ano? Automatic yan. Negative yan kasi mataas yung electronegative. So pag pinaghalo niyo tong dalawa na to,
Itong hydrogen na to, tsaka itong oxygen na to, nagpo-form sila ng H-banding. Okay? So, because of this, yung, kita nyo, tumataas yung boiling point. Okay lang? So, you need to remember that. Ano? Let's proceed. Okay. So, na-review na natin yung concept ng azeotrope. Ano? So, pag azeotrope, mathematically, y sub a is equals to x sub a. Di ba? Kung ano yung concentration dun sa liquid, nung isang chemical, yun din yung concentration dun sa vapor phase. Kamukha nang sinasabi ko sa inyo kanina, yung water ethanol solution. Pag 95% azeotrope yun. Ano? So, ibig sabihin nun, sa vapor, 95% yung alcohol. Sa liquid, 95% yung alcohol. Ganun yung azeotrope. No? So, ang isang consequence, pag nag-distill kayo, no, ordinary distillation, halimbawa atmospheric, yung 95% kasi atmospheric yun. hindi niyo na mako-concentrate yung ethanol. Hanggang doon na lang siya, hanggang 95 na lang. Kasi azeotrope ka na sa 95 eh. Diba? Na-imagine nyo? Kasi diba, kaya lang naman nako-concentrate through distillation, palaging mataas yung Y sub A kaysa X sub A. Kaya nako-concentrate siya doon sa vapor pag kinondense nyo. Okay? Pero in the case of azeotrope, wala na. Hindi na nyo pwedeng gamitin yung ordinary distillation. Hanggang 95 na lang yung ethanol nyo. Pero diba, nakakita kayo sa market ng 100% ethanol. Ano bang ginagawa nila? Paano sila nakaka-produce ng 100% ethanol kung azeotropic na ang water ethanol solution at 95%? Okay? So, na-discover nila, no, na yung azeotrope composition ay pressure dependent, no? So, as you can see from this diagram, this is an empirical data, no? For ethanol benzene, no? So as you can see, yung kulay blue is 1 bar. Ito, itong blue na to is 1 bar. So this is the azeotrope, di ba? This is the azeotrope. Yun, 1 bar, ethanol benzene system, so this is the azeotrope. Mga around 0.45, ano? Yung azeotrope, di ba? Ito, 0.45. Okay. Anong nangyayari pag in-increase nyo yung pressure to 3 bar? Operating pressure. So itong kulay green yun, ano? So as you can see, nag-increase yung azeotrope concentration, composition, ano? So from 0.45, ito, 0.55 na siya. Di ba? 0.55 na siya. So ganun, ano? So ibig sabihin, hindi constant yung azeotropic composition or concentration, ano? Dependent siya sa pressure. So if you further increase the pressure to 5 bar, mas mataas pa yung azeotropic concentration, ano? Yun yung ginagamit, no, na phenomena para makapag-produce kayo ng mas mataas na concentration. Kasi dependent sa pressure yung azeotropic concentration. You get the point? No? So baguhin niyo lang yung pressure, magbabago yung azeotropic composition. Pero syempre kamukha nung kanina nating slide kanina, kailangan nyo ng mas madaming trays, no? Yun lang yung disadvantage nun. Pag mas mataas ang pressure, kailangan nyo ng mas maraming trays. Pero possible na mas makaproduce kayo ng mas concentrated. Well, hindi kayo limited ng azeotrope concentration, no? As you increase the pressure. Ganun. Of course, there are several techniques, ano? Pwede rin naman na babaan nyo yung pressure. Pwede nyo taasan yung pressure, pwede nyo babaan yung pressure. So, parang halimbawa, ito yung normal operating pressure nyo. Ano, halimbawa, itong kulay green, ano, 3 bar kayo. Kaya 5 bar kayo. 5 bar yung initial pressure nyo. No, tapos nag-distill kayo. Ito na halimbawa, yung, andito na yung ano, concentration nyo. Andito na sa mga 0.6, ano? 0.6 na kayo. Tapos dun sa second column,
babaan nyo yung pressure. Halimbawa, gawin nyo lang 1 bar. So, anong nangyari? Ang nangyari, nalampasan nyo na yung isotropic concentration. So, pag dinistill nyo pa, it's possible that you can produce 100%. No? Di ba? Kasi nalampasan nyo na yung isotrope eh. Ito na yung bago yung isotrope, mababa na. 0.45 na lang. Eh, nandito na yung ano nyo, yung solution nyo. So, ang mangyayari lang dyan, ang ano lang, babaliktad. No? Babaliktad yung product nyo. Dati, halimbawa, dati yung product nyo nasa distillate, kasi kitingnan nyo yung curve, nasa ilalim na siya, nung diagonal. Babaliktad lang. Yung pupunta na sa distillate nyo, siyempre, with this solution, you're trying to recover ethanol. No? Ethanol naman talaga yung, di ba, nilalagay sa gasolina, no? Ginagamit na disinfectant. Ito, ethanol naman talaga yung product. So, ang product nyo, pupunta na siya sa bottoms. Kasi bumaliktad na yung ano nyo, yung diagram nyo. Do you see my, ano? Do you see my point? Ang more volatile component na, pag nilampasan nyo yung ano, yung isotrope, yung ano na, yung benzene na. Kasi ang ginagrap natin dito is ethanol. No? Babaliktad na siya. You need to realize this, ano? Pag nag-aaspen na kayo, kuminsan kasi hindi naiisip, no? Ini-expect nung, kuminsan ini-expect nila kasi nasanay na sila, ethanol palagi yung volatile, ano? Tapos pag nasa second column na, ini-expect nila yung ethanol, makukuha pa rin nila doon sa distillate. Tapos ilalagay nila yung concentration dapat ng distillate, ang taas-taas. Tapos ayaw mag-converge nung ano, nung column, ayaw mag-solve nung column. Yung pala, yung ethanol kasi nasa ilalim na siya, nasa bottoms na siya. Kasi lumampas ka na doon sa ano sa Asia Pro. Ano? This is quite interesting. This is quite interesting. Okay, so do you have any question? Na nakuha niyo to? Yeah, this is an example, ano? So, meron tayong tinatawag na azeotropic distillation, ano? So, ibig sabihin, normal ang azeotrope phenomena, no? Sa industry, halos lahat ng mixture merong azeotropic concentration. Tapos usually, ang specification na gusto natin, palaging gusto natin 99% or greater pa, 99.9%. So, normally hindi nagwo-work yung ano, yung single ano lang, single column lang. Hindi po pwedeng single column lang. Kasi usually, napoproduce yung mga single column, hindi mga fine chemicals. Ano? Usually, pag single column lang, napoproduce lang yan. Yung mga hinebra, yan, ganyan, okay lang yan. Single column lang yan. Kasi hindi naman kailangan 99% yung concentration. Di ba? 40% lang, lasing ka na, di ba? So, okay lang yan, single column. Pero pag halimbawa, yung ethanol na gagamitin sa gasoline, dapat 100% 'yon, dapat walang tubig 'yon, ano? Kasi pag nilagyan mo yung gasolina ng ethanol na mayroong 5% na water, kakatok yung motor mo, no? Kakatok yung makina mo. So dapat 100%. So they use ano, azeotropic distillation, dalawang columns, no? So pag tiningnan niyo tong system na to, ang sinasabi ko nga sa inyo, ang ginagawa nilang technique dun sa first column, mataas. Mataas yung pressure. So, halimbawa, dito, 5 atmosphere. No? 5 atmosphere dito. Tapos, so you will reach a higher concentration. Malalampasan yung azeotrope. Pagdating dito sa, titingnan nyo, ano? So, ito, ordinary column, ano? So, kita nyo dito, yung benzene dito, nasa bottoms. Yung ethanol lang doon sa taas. Di ba? Nasa distillate yung ethanol lang dito. Ito kasi benzene. Basa nyo naman, di ba? So this is a benzene ethanol yung PID. Itong PID, benzene ethanol. So ito, ordinary column, halimbawa 5 atmosphere yung kanyang operating pressure. Yung benzene nandito sa ilalim. Yung makukuha nyo ditong product, lumampas na siya sa azeotrope. No? Lumampas na siya sa azeotrope ng 1 atmosphere. So halimbawa dito sa second column, 1 atmosphere na lang yung operating pressure. So nalampasan nyo na yung azeotrope. Okay? So ang effect nun, babaliktad. So as you can see, yung bottoms nyo, nandito na yung ethanol. Tapos marirecover nyo dito yung benzene. Yung benzene kasi solvent yan.
So i-recycle yan. I-recycle yan. Ano, para magamit niyo ulit. Hindi naman pwedeng itapon niyo. Sayang naman yung bensin tsaka pollutant yan. So i-recycle yan. Kaya ang kita niyo dito, meron kayong compressor, no? So tinataasan niyo yung pressure nung you need to ano, to increase the pressure of your benzene, ano? Para pumasok siya dito sa first column. Kasi yung first column niyo 5 atmosphere. Ito 1 atmosphere lang. So kailangan dito ng compressor para ma-recycle niyo siya. Okay? So that's how azeotropic distillation ano, no, works. So you will have more of this when you take up ano, when you take up computer application in chemical engineering. Yan, pag halimbawa kung sakasakaling pala rin kayo makapasok sa mga ano, mga design companies. Yun yung ginagamit yung Aspen High Seas, ano? Yun yung ginagamit na pang-design. Meron kayong course in the future na ng software. So, do you have any question regarding ano, azeotropic distillation? You might be wondering, bakit pinag-aaralan ang benzene ethanol solution? Eh di ba, hindi naman yun yung usual form? Kasi di ba, sa Pilipinas, halimbawa, sa Pilipinas, we produce ethanol through distillation. Kasi tayong, marami tayong tubo, no? Tapos yung nakukuha natin dong molasses, piniferment natin para makapag-produce tayo ng ethanol. So usually, ang form ng ano natin, ang meron tayong solution ay ethanol water. Di ba? Ethanol water. Bakit yung ano, mga example dito, benzene, ethanol. Aren't you curious? No, kasi ang istorya niyan, pag dinerecho mo yung ethanol water, yun yung dinistill mo, mataas yung ano, operating cost. Kasi masyadong mataas yung delta H of evaporation ng water. No? Di ba? Mataas yung delta H of evaporation of water compared sa benzene. Ang benzene, madali lang siyang mag-evaporate. No? So, ang ginagawa nila, nag-aano muna, nagli-liquid extraction muna. So, ine-extract nila yung ethanol from water using benzene. So, that's how you form the benzene ethanol solution. Tapos yung benzene ethanol solution, yung pinapasok nila sa azeotropic distillation. You got the idea? So, pag nag-plant design na kayo, makikita nyo, mababasa nyo naman sa literature, hindi naman mga bago yun. Maraming ini-employ na saving, no? Saving technique, no? Para mas matipid sa energy. Any question? Do you have any question? Actually, malaking pera din naman ng ano eh, ang industry, ano? So before na uso ang IT, no? Andito yung ano, ito talaga yung mga top 10 na companies, ano, yung mga top 10 na industry nasa chemicals, ano? Siyempre, 'di ba? Dati yung top 10 kasi dati punong-puno yan ng ano eh, ng BP, no? British Petroleum, Shell, ganun, ano. Kaya lang nung nauso na yung Facebook, yun na. Tesla, Apple, yun. Tsaka lang na-dislodge yung ano. Pero dati, ito yung ano, ito yung top 10. Pero meron pa rin naman ang top 10. BPN naman ata, nandiyan pa rin. yung mga pharma naman, nasa top, ano bang ranking ng Pfizer? Pfizer ata yung pinakamataas na ano. Anyway, nandiyan naman yan. Parang second tier. Second tier naman ng ang industry. Okay, so let's try to answer this ano, no? This MRII problem. A binary mixture of 2 moles of benzene and 8 moles of toluene will boil at, so we have 110 degrees Celsius, B 110 degrees Fahrenheit, C 105 degrees Celsius, D 102 degrees Celsius. Mabuti pa nung kami bata, nung college kami. Walang problema kung saan kayo magre-review kasi isa lang yung nagpapareview, MRII lang. So,
Eh ngayon ba ano ba ilan? Actually ngayon currently tatlo ano? Tatlo yung you have the MRI, you have the quantum, tapos you have the oxalsis ba yun? The oxalsis ano? So ang naging phenomena ang nangyari kasi nga puro online na lang yung review. Nakita ko yung karamihan ng mga nag-top 10, ini-enroll na nila tong tatlo na to. Ganun na. Kung talagang gusto mong mag-top, talagang decidido kang mag-top. Nakikita ko common, may mga estudyanteng common dun sa list ng tatlong review center. So kumukuha lang talaga ng material. mahalaga talaga yung material, ano? Tsaka syempre, pangalawa dyan, yung sipag. Yung sipag nyo. Kung gaano kayo kadeterminadong makipaglaro. Laro naman kasi yan talaga. Pag ini-enjoy nyo talaga, wala namang ano yan. Hindi naman trabaho yan. No? Eh, gaming lang talaga yan. So sabi ko nga sa inyo nung kami, mas simple, ano, MRI lang talaga. Pero actually hanggang naman ngayon, ano? Basic pa rin yun. Pag nag-search kayo sa Google, ginugle nyo, how to pass the chemical engineering board exam. Tapos makakita kayo dun ng mga advice. So number one, kailangan meron kayo nung, ano, nung MRI book. Tapos kailangan nasasagutan nyo lahat yung tanong dun. That's basic. No, that's basic. Kailangan talaga nasasagutan nyo lahat yung tanong dun sa MRI reading board. So that is just to pass. Okay? That is just to pass. Pero kung pangarap nyong mag-top, kailangan alam niyo yung latest, no? So yung latest, marami kayong makukunan na source, kanya-kanyang ano na lang yan, ano? Maraming material, mas maganda. Ganun yun. That's the reality. Anyway, let's try to answer this question. So pinagalo natin 2 moles of benzene tapos 8 moles of toluene. So ano daw temperature ng boiling? So, syempre, pag mga ganito ang tanungan, wala kayong ibang pupuntahan kundi ang inyong handbook. Kaya kailangan master niyo yung handbook niyo, no? So, pag umattend kayo ng meet the board, no? Ng MTB. Dalawa yan, meron sa LB, meron sa Diliman. Kapag umattend kayo ng MTB, sasabihin sa inyo ni Sir Miharis, maabutan niyo pa si Sir Miharis, sila pa rin yung examiner. Natatandaan na kasi si Sir Miharis at si Ma'am Bulaong. Lately nga si Ma'am Bulaong hindi na umaattend ng MTB. Hinginan siya. Iwan ko, pag kayo nag-board ko, sila pa rin. Anyway, sinasabi nila, ano, hindi na daw masyadong gagamitin ang handbook sa exam. Pero, kasi nakaano to eh. Meron silang bank. Nakalagay yun sa bank. Tapos sabi nila, ang description nila, random lang na kumukuha. Ano. So, nandun dyan pa rin yan sa bank. Gagamitin pa rin ang handbook. Hanggat sila pa rin yan. So, kailangan master niyo yung handbook niyo. Okay, you cannot answer this unless you go to your handbook. Okay, so this you need this figure to answer that question. Ano yung boiling point? No? So, you need to use a diagram. So, you can find this on the 8th edition on page 13-8. Ano? Kasi chapter 13 is distillation. Yun. Kailangan tandaan niyo kung anong chapter yung mga subjects. Bawa, chapter 4, thermodynamics. Chapter 13, distillation. Ito, this figure. Ano? Equilibrium diagram din lang naman. Ano? So basically, 20%, diba? 2 moles ng benzene. So 20% yun. So ito yun. Ano? Just draw a line. Tapos basahin niyo lamang dito yung boiling point. Ito yung boiling point. Tandaan niyo pa naman to sa ano, no? Sa PCM. Pag nakalapat kayo dito sa ano, sa curve, boiling point 'yan. Actually, pag pumasok kayo dito, boiling din 'yan. Ito yung range ng boiling point 'yan. Tandaan niyo pa sa organic chem. Pag mixture, ang boiling point ay hindi boiling point kundi boiling range. Meron kayo nung boiling point apparatus sa MCL. Yung sinisilip. Meron ganun ah. May ganun sa MCL, di ba? Hindi kasi ako nakapagturo ng organic chem lab sa MCL. Eh. Pero nung college kami, merong boiling point apparatus yung sinisilip yung liquid kung anong temperature nagbubuhay. Anyway, it's not really important. What you need to remember is, pag mixture, ang boiling point ay range. Mula rito hanggang doon, nagbo-boil yung mixture.
So syempre, beyond this, mag-evaporate na siya. Diba? At one atmosphere, no? At one atmosphere. Pero ang conventionally, ang nire-refer na boiling point, yung mababa, ito. So ito yun, ano? Kapag binasa nyo, 100 to, anong unit? Degrees Celsius. Okay? So hindi mo naman kasi yung basta-basta makakapa. Unless, eh, pero makikita mo rin naman talaga yan. Kung alam ko anong chapter yung ano, browse-browse lang ng gano'n. No? Patsagaan lang talaga maghanap sa ano, sa handbook. So parte yan, ano? Parte yung paghahanap sa handbook ng mga sagot. Kung nag-board na kayo. Tsagaan lang talaga. Kaya importante talaga pag nag-board kayo. Kasi dito kayong magtatrabaho kayo maghapon. Hindi kayo matutulog doon sa examination room. No? So prepare niyo yung sarili niyo. Dapat energetic kayo. Wag na wag kayong magpupuyat. Ganun, ano? Kasi maghahanap kayo sa sa handbook. Yung ganun kakapal na handbook. Maghahanap kayo ng mga sagot doon. Sasabihin ni Sir Mijares, oh, hindi na masyadong gagamitin yung handbook. Pero board exam, after board exam, ginagamit pa din. Actually, yung hindi na ginagamit talaga, yung third day. Yung sa general engineering, ano, yung sa math, sa physics, ano ko ba yun? Engineering economics, yun, wala na, sarado na ang handbook doon. Hindi na kayo pwedeng magbukas ng handbook. So yun, advantage, disadvantage. Kailangan nyo mag-memorize ng formula. Okay? Eto, gahanap kayo. Question? Makita nyo, the answer is 102 degrees Celsius. Ano? Tama. 110 kasi, di ba? So, hindi naman ito 105. Ito yung 105. So, it's 102 degrees Celsius. Do you agree? Okay. Let's proceed. The percentage change in the boiling of a 20 mole percent benzene toluene solution when the pressure is increased from 1 atmosphere to 1 atmosphere is like. Ilang percent yung ano, change ng boiling point? If you increase the pressure from 1 atmosphere to 2 atmosphere. Anong mangyayari sa boiling point pag in-increase ang pressure? Mag-i-increase ba siya o mag-de-decrease? Mag-i-increase kasi may decrease. Eh. Hmm? What your common sense tell you? Sige nga, anyone? Ano sa palagay niyo yung ano? Ano sa palagay niyo yung best answer? Increase or decrease? Kasi sinasabi pati sa MTV, huwag kayo magsasagot nito. No. Walang nanok this. Increase the pressure. If you increase the pressure, ano mangyayari sa boiling point? Increase, decrease. Increase. Very good, Paolo. Increase. Kasi pag palagi niyong isipin, paano ba ang boiling phenomena? Di ba? Ang boiling phenomena, dapat equal yung vapor pressure ng solution dun sa atmospheric pressure. So pag tinaasan yung atmospheric pressure, mas mataas yung hahabulin ng vapor pressure. No? So in order to increase the vapor pressure, mas mataas na temperature kailangan nyo. So dito kayo mamimili sa increase. At saka tingnan nyo, no? Tingnan nyo, dalawa yung increase, isa yung decrease. No? So kung automatic na decrease, ito na yun, ang dali naman ng board exam na yan. Dito kayo, papahirapan kayo. Hindi kayo sa madali. Dito yan. Dito kayo bang uhula. Huwag kayong mag-none of the above. Rule of thumb yan. Huwag kayong sinasabi yan sa MTV. Ano? Huwag kayong mag-none of this. Huwag kayong magle-letter E. Kahit na tama yung letter E, huwag kayong magle-letter E. Kasi wala naman kayo i-shade na letter E doon eh. Wala talaga. So, ito mali. No? So, dito kayo mamimili. So, para kung gusto nyo ma-pinpoint, you need to go back doon sa ano? You need to go back doon sa diagram. This is the 2 atmosphere. This is the 1 atmosphere. So kita nyo, obviously, nag-increase yung boiling point. Ano? So basa ulit, syempre ito 102. Ito, anong basa nyo dito? Mga 128, ano? 128. So ang increase natin, 128 minus 102. Anong pang-divide natin para makita natin yung increase, the percent increase? 128 o 102? Syempre,
Yung pinanggalingan, 102, di ba? This is 128. This is 102. So 128 minus 102 divided by 102. Okay? Times 100%. So what's the percentage in this? Yep, very good, Gio. Ano? 25.5% increase. Question? Dali lang, ano, kung alam niyo yung gagawin niyo, tsaka kung marunong kayo maganap saan. Sa handbook. Ang isa pang reality, ang isa pang sad reality dyan, hindi nyo na talaga abutan sina ano, sina Sir Mihas. Seventh edition ang ginagamit pa nilang handbook. Yun talaga yun. Ang dami nung wala sa 8 at saka sa 9 na nasa 7th edition. Ay nasa ano? Nasa question bank. Hindi pa rin nila tinatanggal. So, yun. Pero nag-a-adjust din naman yung mga review center. Tinuturuan naman kayo kung paano gamitin yung bawa yung 8 saka yung 9. No? Nag-a-adjust din naman. Anyway. I mean, let's proceed. Okay. Tapos, eto, paka-check sa 9. Karamihan sa inyo, naka-9 na, no? So, pag sa 8, you have boiling point data. Tandaan niyo ba yung sinolve natin sa ano sa the problem teaching couplets, 'di ba? Nag-calculate tayo ng boiling point. Tandaan niyo, 'di ba? Nag-nagara tayo, nag-interpolate tayo ng boiling point para sa I think it's Benson-Toluene system, ano? So, sa handbook, as I've said, marami doong boiling point data like this one, ano? So, ito 'yon, acetone, chloroform. Tapos ito yung kanyang XF, no? Ito yung XF niya. So, halimbawa, meron kayong given na solution. Tapos hahanapin niyo halimbawa yung boiling point. You can use this table, ano? This is table 13-1 on page 13-7 of Paris 8 edition. Ano? So, you have acetone chloroform, acetone water, etc., etc. Pakitingnan na lang sa handbook niyo tong ano na to, ano? Itong table na to. Okay? Kita niyo? Ito yung kanyang boiling point. Of course, atmospheric. Question? Okay, let's proceed. Pag naman exam, of course, open ano tayo ha? Open handbook tayo. Then open this. Pwedeng e-book. Kung wala pa kayong handbook. Pero kung may handbook na kayo, mag-mark na kayo. Bumili na kayo ng Shopee ng pang-mark. Hindi ako familiar. Hindi ako familiar. Noong time namin, hindi pa kami nagmamark. Wala pang Shopee. So, ako nakikita ko, meron silang nabibili sa Shopee na parang dinidikit sa mga page na para magkaroon ng mark. Dagdagan nyo na lang pag nag-review center na kayo. Dagdagan nyo na lang yung mga tinuturo sa review center. Pero mas maganda kasi, kayo mismo yung mga nagmamark kasi mas alam nyo kung ano yung minamarkahan nyo. So mag-mark na kayo. Okay, ito naman, distribution coefficient in case of I, no? Ano ba? Distribution ratio, yun din, ano? Equilibrium ratio, maraming tawag dito eh. So dito sa table na to, k-values lang ang tawag niya. Tandaan niyo pa yung k sub i is equals to y sub i divided by x sub i sa ano? Sa last distillation. Ilan ang oras na? Hindi pa naman time na. Tandaan niyo pa ito. Ail, anong oras na? Mag-10 na. Bakit? Anong oras exact? 9:50. Tandaan niyo pa ito. Yung k sub i is equals to y sub i over x sub i. So itong diagram na to, you can find this on page 13-10. 8 edition ako ah. Naka 8 edition ako. Figure 13-9. You have the k values. Ito yun, ano? Ito yun. Yung sa plus distillation. So basically, in order to find the K values, kailangan meron kayong specific pressure. This is in PSI. And temperature. This is in degrees Fahrenheit. Ano? So basically, ang gagawin nyo lang, pagdudugtungin nyo lang yung pressure at saka temperature, tapos hahanapin nyo kung ano yung substance
kung ano yung name ng ano ng chemical, ano? So for example, this is the MRI question. MRI problem. Old board question. The distribution coefficient of normal hexane of 10 atmosphere and 200 degrees Celsius is A, 2.6. Itong distribution coefficient, ito yung K, ano? A, 2.6, B, 1.4, C, 0.9, D, 9 of this. Dali-dali dati, ano? Automatic na yan. Hindi nagdagalan nila, wala nang mga 9 of this. Eh. Okay? So, ang gagawin lang, tingnan nyo lang yung pressure. Di ba yung pressure is 10 atmosphere, no? So, this is equivalent to 147 PSI. Tapos itong 200 degrees Celsius naman na to, ilang anong temperature ito? Mga, di ba, degrees Celsius. Ang gagawin nyo lang dito, times 1.8, so magiging nyo lang yung times 1.8. 360, anong times 1.8? Tapos plus 32. So, 392. Mga around 400, ano? Degrees Fahrenheit. So, i-ano nyo lang to, i-plot nyo lamang itong dalawang pressure and temperature na to doon sa ating diagram. Ayun, ano? Ano nababasa nyo? Paki-check nyo na lang. Ano? This is 150. This is 150. Around 150 PSI. Tapos dito, this is around 400. No? Degrees Fahrenheit. Tapos you just draw a line. Tapos hanapin nyo lang dito yung N-hexane. Nasaan yung N-hexane? So, bata pa naman kayo, malinaw pa mata nyo, ano? Hanapin nyo lang dito yung N-hexane. Kita nyo na N-hexane? Ito ata N-hexane, ano? Tinting. Where is N-hexane? Ah, ito pala. Yung kasunod. This one. This is N-hexane, ano? So, yun. Kapag binasa nyo dito, it's around 1.5 yung nakikita ko, ano? Pero yung the best answer dyan is 1.4. Ito yun. Hindi ko alam kung meron pa ito sa 9th edition eh. Pero sabi ko sa inyo, nasa bank pa rin yan. May possibility pa rin lumabas. Pwedeng hindi, pwedeng lumabas. Pero nasa bank pa rin yan. So yung iba dyan, minememorize na lang. Kasi wala na talaga doon sa ano. Wala na talaga sa handbook. Question. Okay, probably last problem. If the enthalpy of saturated vapor at 200 degrees Fahrenheit referred to 32 degrees Fahrenheit is 1,300 BTU per pound, while the enthalpy of saturated liquid Cp is equals to 1, okay, referred to 0 degrees Fahrenheit is 400 BTU per pound, then the latent heat of vaporization of the component at 200 degrees Fahrenheit is blank. Okay, how do you calculate the latent heat of vaporization? What's the formula? That's the formula for the latent heat of vaporization. Meron tayong mga enthalpy. In terms of enthalpy, anong formula ng delta H back? Delta H back is simply equal to H vapor minus H liquid. So, parang ito lang yan, di ba? 1,300 minus 400. So, ano lang yung problema dito? Di ba? Ganun lang naman kasimple. Di ba? Minus mo lang yan. 1,300 minus 400. Di ba? Ganun lang naman yan. Kaya lang ang problema dito, magkaiba yung kanilang reference temperature. Yung una, 32 degrees Fahrenheit. Itong pangalawa, 0 degrees Fahrenheit. So magkaiba sila ng reference. Kailangan mong i-adjust itong 400 BTU per pound. So given naman yung kanyang specific heat, Cp is... Kasi tubig lang to eh. Di ba? Ang Cp ng water ay 1 BTU. Tandaan nyo pa? Per pound mass per degrees Fahrenheit. Definition yun ng BTU. Okay. So, pag ginawa niyo 32 yung kanyang reference, ano na yung magiging HL? Pababawasan ba yung 400 ng 32 or kailangan yung maging magdagdag kayo? How much do you need more heat? Heat yan kasi, di ba? Idadagdag mo. So, the question is, ano yung HL? Will it be 432 BTU per pound? Pound mass? O kaya HL is 400 minus 32. It is 400 minus 32. This is around 368. Tama, ano? Iwag.
Alin yung mas tama? 360 or 432. Common sense. Use your common sense. Tumaas yung temperature eh, tapos papainitin mo siya. So, do you need more heat or do you need lesser heat? So, alin mas tama? 432, 368. Gio. Yep, very good. Lesser heat, no? So I hope you also have the common sense, ano? HL is equal to 368. Press niyo lang yung common sense niyo, no? Wag niyo i-cloud yung ano niyo, wag niyo i-cloud yung utak niyo, wag niyo masyadong i-confuse. So maniwala kayo, kaya niyong isipin yung mga ganyan, ano? Your common sense will help you. 'Di ba? So mas mainit. So syempre mas mainit, mas konti lang yung kailangan mong ano, 'di ba? Heat. So ang HL mo mas mababa doon sa 400, 368. So basically pag meron ka na nitong 368, yun na yun, ano, i-minus mo na lang. So 1300, doon na ilalagay yung unit, ano? Minus 368. So what's the answer? Matik lang, 'di ba? 932. Ganun lang yan. So dapat, relax lang. Nanood ba kayo ng debate kagabi sa STM? you need to learn how to be confident. No? Makita niyo si Marcos, ano, panalong-panalo na siya sa survey. Ako naniniwala ako sa Pulse Asia at saka sa SWS. Ano? Naniniwala ako. Totoo yun. I think, liyamado talaga siya. So, panalong-panalo na siya. Pero pag tiningnan mo, yung mga kalaban niya doon kagabi, si Cayodi, si Norberto Gonzalez, si Abelia, eh parang mga, di ba? Parang they have very little chance of winning the presidential election. Pero tense na tense talaga siya, hindi siya mapakali. Talagang nagpipidget, nag-ano. You need to ano, what you can apply is you need to be confident. Ano, kailangan may kumpiyansa ka sa sarili. That's one thing that you need to learn, no? Oo, totoo Gio. Hindi niyo napansin ko ano? Mas magaling pa yung mga mga unknown, ano? So that's one thing you can get there is be confident, ano? Trust your common sense. Ganun yan. So kasi pag nawalan kayo ng confidence, pag kinabahan na kayo, nawawala na, gigil na talaga siya agad. walang fresh na idea na ano. Hindi naman, ewan ko, hindi naman kailangan talagang super eloquent ka eh, na maganda talaga yung pagka-deliver mo eh. Look at Cayodi, you know? Look at Cayodi. Cool lang siya, pero pag pinakinggan mo, parang oh, bago yung sinasabi nito ah, parang oo nga no, parang gano'n na, anyway, kanya-kanya naman tayo, pero should be confident. Okay, so with this, check attendance nyo ha, para naman hindi sa akin yung pag-attend nyo, 22 kayo. Nikki, Abdon? Present po. Aphrodite, Christiana, Adviento? Shanlane, Barbastro? Present po. Jose Marie Bileno? Teresa Paula Borlongan? Vanessa Buenconsejo? Present po. Patricia Sofia Capola. Present po, sir. Capola. Dominic Centeno. Present po. Princess Maceres. Dane Kimberly Collado. John Limuel de los Reyes. Present po.
Kian James Francisco. Kian. Kyle Terence Xavier. Present po. Bea Lambino. Jamila Rain Lim. Angela May Llames. Present po. Alexandra Nicole Misterio. Present po. John Paolo Maseren. Present po, sir. Present po. Paul Manapat. John Paul Manapat, sorry. Present po. Everlyn Manriquez. Hissy May Pedrosa. Hissy. Christine Joy Pelicano. Chelsea Petarial. Present po. Angela Nadine Peconada. At hindi na talaga umaatid. Present po. Ibang. Kumusta ba sa ibang courses na hindi na talaga nagaan? Wala nang, pero meron pa rin namang sumano. Meron pa rin namang synchronous. Cedric Jan Kikay. Sir, present po. Vicky Marie Kilo. Present po. Okay. John Ezekiel Resurrection. Leon Justin Salindaga. Kim Sangab. Raira San Jose. June Rex Tadena. Present po, sir. Manuel Tixon. Present po, sir. Gio Torres. Present po. Christopher Jantuason. Present po. Chelsea Micah Biado. Chelsea. Roma, Roma Beatrice Villas. Roma. Kisha Biliana. Present. Present. Angelica Yap. Present po. So that's it for today. Have a good day. Ingat. Tsaka see you on Friday, ha? Okay. Thank you, John. Bye-bye.